Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop, and we have here the Glock 35 4 Series WE brand semi and full automatic gas blowback airsoft pistol, airsoft gun. Ayan, comes with power up number 14 pop dyno green gas, and also yung kanyang BBs 0.23 grams 4000 shots. Ayan naman po yung sa kabilang side. Glock 35 F series or Glock 35 4 series custom design. Ayan. Okay, shoutout po kay Sir Macnel of Pangasinan. Sir, unit nyo po, the Glock 35, WE Glock 35 F-Series, semi and full automatic pistol. Ayan po. 24-rounder capacity, and may kasama na po siyang power-up, number 14, at bala, number 0.23, 4,000 shots. Airsoft BBs. Okay. So, tingnan pa natin yung mga kasama sa box. Manual. Okay, yun lang po. Owner's manual ang kasama. Okay. So, Glock 35 4 Series, nalalagyan po siya ng flashlight. Pwede mo rin siyang lagyan ng tracer units kasi mayroon yan thread. Ayan. May thread yan sa barrel. Ayan. Naka-fiber optic sight. Nalalagyan din po siya ng red dot sight. Okay, so parang ganito po. Papakita ko lang sa inyo. Okay. Ito po yung Glock 17 4 series naman po. Glock 17 F series. Glock 35, Glock 17, nalalagyan siya ng red dot optic. Ayan. So, yung inyong unit po, nalalagyan din po siya ng ganito. This is RMR Red Dot Optic. Ayan. Kasi po, itong rear sight po, nare-remove po yan. May screw po yan sa ilalim. Ayan. Okay, naka-magwell na rin siya. Ganda. Okay, lagyan natin ng gas para ma-chronograph test natin. Sa 14 pala sir, 2 to 3 seconds lang po ang pagkakarga. 1, 2, 3. Okay, so 4 shots lang muna na. 4 shots lang muna ang lagay natin. Yan. Sa Glock, medyo lakasan nyo lang ng konti yung pagsalpak ng magazine. Kasi pag medyo mahina po yan, pag ganyan, pwedeng malaglag pag di siya nag-lock. Once itong mag-release niya, hindi siya totally nakaangat. Limbawa ganyan. Nakalubog siya. And pag nakalubog yan, hindi pa siya totally lock. Kailangan nakaangat yan. So, medyo lakasan nyo lang. Okay. So, testing natin kung ilan yung kanyang projectile speed. Connect lang natin dito sa chronograph. Okay, so Glock 35 4 series or Glock 35 F series unit ni Sir Macnel of Pangasinan. Testing. Lakas. 350.3. 362.7. 360.8. Okay, tapos nag-open slide. Dahil lima ba yung? Apat lang yung bala. Okay, so release mo lang yung magazine muna.
So always release the magazine pag walang bala. Release the magazine. Tapos etong slide hatakin niyo lang po kasi pag hinatak niyo to, bababa to. Ayan. So ang maganda talaga pag kayong slide ibabalik mo drop, no? Ba na open chamber. Ayan, open chamber. So iwasan niyo pong gamitin to. Yung ganyan. Ibababa lang siya. Kasi nagkakaroon ng friction between the slide stop at yung notch. Yan. So, katagalan, mapupudpud yan. So, pag napudpud po yan, hindi na siya mag-open chamber once wala ng bala. Kasi mag-i-slide na lang yan eh. Kumbaga, hindi na siya sasabit dito. Ludulas na lang. Okay, so iwasan nyo po yun. Ngayon, ang gawin natin, mas maganda, hatakin nyo tong slide. Yan. Kasi bababa po yan eh. Tapos, saka mo siya release. And then, much better din na lagyan mo siya ng oil itong part na to. Lagyan nyo ng oil or gun oil or silicone lube yung maintenance nyan. Ngayon, eto naman yung switch ng semi and full automatic. So, eto naka semi automatic tapos pag baba mo yung switch, yan yung full automatic. Okay? So, iwasan lang natin yung babad talaga sa full auto. Kasi talaga mabilis yun eh. Mabilis yung kumbaga rapid firing po yun. So, doon, nagkakaroon ng mabilisang pag-wear and tear ng mga internal parts. Pag may full auto talaga. So, iwasan lang nating babad sa full auto. Pwede naman full auto paminsan-minsan. Yeah, much better semi-auto lang. Okay? So, ayan. Mamaya itetestin natin yung full auto. Ngayon, etong slide, nababaklas po ito. Pero kailangan walang magazine. At kailangan, ikakasan nyo muna. Ito po yung takedown notch. Yan, take down nuts yung dalawa magkabilaan na yan. Kailangan nakababa sabay. Yan. Slide mo lang. Slide forward para mabaklas. Ngayon, etong part na to, so ito po, lalangisan ko na po. Actually, wala po siyang kasamang silicone lube or gun oil. Pero lalagyan na po natin ng lubricant. Alternative, pwedeng gumamit ng personally, ang ginagamit ko, alternative, no? Pag wala akong oil, nabusan ako ng gun oil or silicone lube. Alternative na ginagamit ko yung petroleum jelly. Yan, napaka-effective yun. Especially kahit dun sa real steel, ginagamit ko yung petroleum jelly. Ngayon, kung wala namang gun oil, petroleum jelly, pwede po. Pero sa ngayon, meron tayo ditong gun oil. Lalagyan natin tong part na to. Yan, nakikita nyo po yan. Rail po, parang rail po yan. Kailangan well lubricated po yan. Kailangan talaga meron siyang oil or langis. Now, huwag po kayong gumamit ng oil ng sasakyan. Iba po yun eh. So, oil lang po ng airsoft or oil ng gun oil, pwede. Okay? Yung sa pang real steel, pang tunay, pwede yun. So, yung part na yan, kailangan po laging lubricated yan. Kasi pag wala yan oil, maganit po yung slide, smooth. So, nagkakaroon ng friction, katagalan, napupudpud. Kasi yung ating mga airsoft, yung material na ginagamit dito, pundidong bakal lang naman siya eh. So, napupudpud din, katagalan. Ayan. Ito naman na part niya to, lalagyan din natin ng oil. Ayan po yung mga maintenance ng ating mga laruan. Okay? So, pagdating naman dito sa bulb, itong bulb na to, no, in the long run, katagalan po, lumuluwag yan. Lumuluwag. Dun kasi, minsan, nagkakaroon ng singaw dahil maluwag yung bulb. Kung hindi sira yung o-ring, hindi sira yung bulb, maluwag lang yung bulb. So, hinihigpitan din yan. Meron po tayong ginagamit na bulb tool. Itong bulb tool na to, ito talaga nakadesign para sa bulb. Ito naka-design sa outlet bulb. Ito naman naka-design para sa inlet bulb. So, kailangan higpitan nyo lang din. Yan. Katulad nito, medyo maluwag. From the factory, medyo maluwag yan. So, kailangan higpitan lang yan. Saktong higpit lang din kasi pag hinigpitan mo ng todo yan, napuputulo yan. So, alalay lang sa paghigpit. Ayan. Ayan. Mahigpit na po yan. Saktong higpit lang po. Tapos, itong screw naman, hinihigpitan din po yan. Ngayon, mahigpit pa yan. Katagalan lumuluwag yan. Okay, lumuluwag talaga yan. Normally, lumuluwag po yan. So, yun yung hinihigpitan.
Ito naman nilalagyan din yan. Pwede rin lagyan niya ng oil. Ayan, pwede rin lagyan ng oil. Okay. Yan yung mga maintenance sa magazine. Dito naman sa frame, yun yung lagyan natin ng langis kanina, pati yung dito sa slide. Ito naman, nababaklas po yan lahat. Di ko lang babaklas yan, no? Pero nababaklas po yan lahat. Yung itong spring, yung rod, yung barrel, outer and inner, nababaklas yan. Lahat yan nababaklas, pati yung loading nozzle. Okay? So, sa basic lang, ito, pag-aaralan nyo rin po kung paano yung pagbaklas. So, sa ngayon, hindi ko lang siya babaklasin kasi review and testing lang naman tayo. Okay, siguro gagawa na lang ako ng another video para doon. Okay? So, ito, lubricated na. Ipapasok ko lang dito. Itong entry point, yan, sa may Punisher skull, ipapasok nyo siya dito. Ito. Huwag nyo pong kakalabitin na kasi pag kinalabit nyo, lalabas to. Kakalang yan. Yan. Mas diretso lang. Okay na po. So, ganun lang yung pagbabaklas at paglalagay ng slide. Okay. So, ngayon, yan, smooth na siya. Then, meron isang langis. Okay. Lagyan pa natin ng more bala para matesting ko natin yung full automatic naman. Ito po, nilagyan ko siya ng 3 seconds. Pero, hindi pa po ako maglalagay ulit ng gas, pero maglalagay tayo ng bala kasi 5 putok lang namin lagay natin. Pwede nyo siyang isagad sa dulo, tapos dito kayo maglalagay. Kung meron kayong BB loader, pwede rin. Pero alalayan nyo yung spring, huwag nyong bibitawan paglagay, pagkatapos nyong lagyan ng bala. So, alalayan nyo yung spring. So, kailangan walang spacing, no? Kasi pag binitawan nyo yung spring, ito naman ang masisira. Plastic lang kasi yan, eh. Okay? So, maraming bala to. Testing natin yung semi and full automatic. Okay, Sir McNeil, testing po. Glock 35 4 Series or Glock 35 F Series by Wee. Semi and full automatic. So, bali yung safety pala nito, sir, nasa ilalim. Ito, ito, ito. So, kailangan ikas, ha? Yan. Yan, safe. Pero, bihira lang namin ginagamit. Yan. Okay. Semi-automatic firing. Full automatic, switch, baba lang, sagad sa dulo, firing. Okay, open slide, release the magazine, atak mo lang to, then release. Okay, Sir McNeil, okay na po unit nyo, Glock 35 4 Series WE. Balik lang natin sa semi, wag lang babad sa full auto, sir. Okay, so yun naman po, Sir McNeil. Thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop and have a nice day.